is parang ma-value ulit na siya, ibig sabihin po ay ready to harvest na siya. Oo. Pagka-violet na, yan, ganyan, ready na yan siya i-harvest. Hi! Hello! Hello, hello, hello mga kakingkay! Kamusta, kamusta, kamusta naman po kayo lahat dyan? Ayan guys, ngayon, meron tayong gagawin. Meron tayong gagawin, may ipapakita po ako sa inyo na alam kong bagong-bago ito para sa ating mga Pilipino, ano? Oo. Nagtataka ba kayo kung saan ang gagaling ang olive oil? Oh. Alam natin yan lahat dahil tayong mga Pilipino ay hindi ito pangkaraniwan sa ating lugar, ano? Walang olive oil sa Pilipinas, guys. So ngayon, guys, ipapakita ko sa inyo kung saan nga ba ito nanggagaling. Oo. O sige, tunghayan nyo mga kakingkay ang aking ipipresenta sa inyong olive oil. Let's go. Ayan guys, papunta na tayo ngayon sa ating pupuntahang puno ng olive oil. Oo. So kung makikita nyo guys, ito, dito na tayo. Dito sa bakuran ng mga Lebanese ay hindi uso sa kanila ang mga puro bulaklakin. Ano ang uso dito sa kanila? Yung mga puno na napapakinabangan. Katulad na lang nitong ano tawag dito, peach, apple, apricot, grapes. Ayan guys, nasa bakura niya nila guys. At lalong-lalo na itong olive oil, yan. Hindi ito mawawala sa bakura ng mga Lebanese people. Yan, halos lahat dito guys, meron silang mga olive oil sa kanilang mga bakuran. Oo. Ayan. Ngayon guys, paano nga ba nila ito ginagawa? Oo. Mostly dito sa Lebanon ay ang harvesting nitong olive oil na ito ay mga November po yung harvesting niya bago pumasok yung winter time. Yan, autumn time po yung harvesting nito, around November ganyan. Oo. Dito sa Lebanon guys ay ang karamihan ng plantation nito ay around the north and south. Oo, almost malawakang olive oil talaga. Oo, tsaka isa ito sa pangunahing ano nila, produkto dito sa Lebanon. Oo, alam nyo ba guys, itong olive oil ay noong una napaka-questionable sa akin. Saan ba ito nanggagaling? Ano bang puno ito? Oo. Ayan guys, ngayon ipapakita ko sa inyo at i-share ko lang din sa inyo yung aking mga natutunan, yung aking pagkakaalam. Oo. Ayan. So ngayon, tingnan nyo po kung gaano siya karami ang bunga, diba? Isang puno lang yan siya guys, pero sobrang maraming bunga. Yan, maliliit siya, parang grapes lang. Yan. Pagka ganito na yung kulay niya guys, parang ma-violet na siya, ibig sabihin po ay ready to harvest na siya. Oo. Pagka-violet na, yan ganyan, ready na yan siya i-harvest. Tingnan nyo ito. O, diba? Ready na po yan i-harvest guys. Oo.